Lockdown sa amin. Bawal yung ma... Uy, maiwan ka na daw. Bawal yung ma... Ha? Bawal ma? Tatag na lang sila, ma'am. Ito na lang tag. Anong ginagawa mo? Wedding event. During this quarantine, kita nyo naman po, well-prepared si Kelly. Na meron po siya face shield. Ikalawa, meron po siya face mask. Ayan, face mask. Face at ikatlo, meron siyang PPE suit. Iwala lang na magkaka-COVID. Malakas mga resistensya natin. Ganon! Dahil birthday po ni Kelly, meron po tayong regalo sa kanya. Surprise! Yay! Straw! Anong taon pa na? 23! So, ito po ang ating laboratory. Ati from Unity. Yes, this is dark chocolate with coco jelly. Cheesecake Oreo with crushed Greyhound. Winter melon with nata. So, atin pong titikman kung masarap ba itong Unity. Lalo na yung dalawa nating kasama ngayon na addict. The milk tea. Oh, you got milk tea point. Marami na po silang milk tea na natikman. Tignan natin kung papasaba sa kanilang panlasa. Masarap. Solid. Oh, di yan. Unity. Sarap solid, ba? Solid. Grabe. Tama lang yung tamis niya. Hindi masyado nakaka-ume. Parang sa isang upuan, kaya mo makaubos ng tatlong ganito kagad dahil hindi ka ma-umay. Mga milk tea critics po natin ay nagbigay na ng kanilang jurisdiction. Tapos yung lasa niya naiiwan sa mga taste buds mo. Pagka dumampi siya sa dila mo, yung lahat ng taste buds mo, nagpapalakpakan. Parang SpongeBob. Available po ito sa Imus, Malagasang. Nagde-deliver sila. In fact, kanina, deliver yung amin. Flashback. Yan. We have another delivery. Wow, thank you, Kuya. At meron din po silang branch sa Taytay, Rizal. Wow, sa Nueva Ecija at sa Mindoro. Shala. Makapunta ka ng Mindoro para maka-order ng Unity. Yeah. Dadayuhin ko to sa Taytay. So, Unity, discount naman po para sa amin. Very affordable siya. Kung di ako nagkakamali, ito ay 90 pesos. Yung gano'n naman na premium flavor, nasa 110. Malaki na siya, di ba? Yeah, let's have unity in choosing milk tea. Wow! Yeah. Galing mo ah! Tumatalino ka lalo. Yeah. Dapat ang food hindi masyadong matamis o hindi masyadong salty. Kailangan merong combination ng sweetness and saltiness para napanapin talaga ng dila. Yeah. Ang nakakahilo dito kasi pa Batangas kami for a wedding event. Snake road siya, ganun. At si Kelly po ay ang taong mahiluhin sa biyahe. Pero ngayon nakikita niyo, tumatawa siya. Yan ang hatig ng Unity! May hilo ko, kailangan ko na Unity. Yeah! We are now in Batangas for a wedding event. And since we have medical directives, kailangan po natin sundin. Sa pamamagitan ng una, paglalagay ng face mask. Ikalawa, pagsasanitize ng ating mga kamay sa pamamagitan ng paglalagay ng alcohol o paghugas kung tayo ay nasa CR, gamit ang sabon, tubig, at kailangan iwasan ang paghawak sampa. Kailangan din may social distancing tulad na nakikita ninyo. Yung dating 10 upuan sa bawat table, 5 na lang ito. Kasi minsan talaga kailangan hindi tayo masyadong umaasa. Kailangan naghihiwalay din tayo para yung pagmamahal na binibigay natin ay maibabalik kasi hindi natin binibigay ng buo. It really hurts ang magmamahal ng galito. Directive to po sa mga venue, pwede kang mag-accommodate ng 50% sa kayang i-accommodate ng iyong venue. Since ito po, kaya niyang mag-accommodate talaga ng 400 guests, 100 po yung ating guests ngayon. So medyo mahirap. Ayun yung parang ayun, contest sa quiz. Ayan, winner na ako. Ayun, bumabagsak siya talaga eh. So, ang kulang, hindi yung mask, ilong. From an intimate wedding! Oops!
bakit nakakaganda ang pagsusuot ng face mask? Kasi natatakpan yung pagmumukha ko. Tapos titigil lahat ng ano, mga lalaki. Tapos na ano, na-curious ako bakit pila ko tinitingnan. Yung pala merong face mask. So pagka tinanggal ko, surprise! Lahat ng mga supplier kanina, kumbaga parang may part na, na-miss ko to, na-excite ako. Sabi niya, mag-focus na daw siya sa sales, parang di na siya mag-event. Pero nung nandun na siya sa event, sabi niya, gusto ko pala pa rin mag-event. Yes. Diba? Bakit? Kasi gusto ko. Nakakatuwa yung pagsunod ng bawat isa. Sana din talaga, dapat may kumukulong chan. Kumukulong chan, no? Hindi, baka ikaw ti Jam. Hindi ako, mapansin ko yung sarili ko. Okay, paano mo narinig yun? Na-miss mo bang mag-event? Yeah, na-miss ko mag-ganun. Kasi doon ako pumayat eh. Doon nabawasan yung akin. Oo, so doon siya pumayat. Tapos pagkatapos ng event, labo na siya. Bakit mo na-miss mag-event? Hindi, marami naman kasi kaya talagang dahilan kung bakit na-miss mag-event. Bakit? Siyempre, maano, you know, talking to other people, then you tell that you make it hubad. What? Na-miss ko magpa-hubad ng pantalon. Maliban sa magpa-party power. Up the party power! At ayun, marami din tayo mga nakausap na mga co-suppliers na for the past days talaga. Mayroong part na may anxiety, sadness, or even depression. Yes. Pero nakikita natin, lumalaban pa din. Laban lang. Kahit na sobrang hirap ngayong pandemic season. Seasoning ba to? North season. Ngayong panahon na to, tuloy lang ang laban. Uh-huh. Yung diskarte lang. Kasi kapag ka, problema ka na nga, tapos nilalog mo kung pa yung sarili mo, mas lalong, ano yun, mas sakit isipin. Ang sabi nga, di ba, it's not that we don't have resources. Sometimes we just lack resourcefulness. Hindi naman daw sa wala tayong pagkukunan. Ang wala tayo minsan is yung pagiging malikhain at maparaan. Alam mo, sa panahon ngayon, malungkot talaga. Hindi lang yung mga supplier na, ano, hindi lang malata na nagpo-post kami sa sarili naming timeline na. Oo. Yung parang magbebenta ng ganito, magbebenta ng ganyan. Pero meron kaming ibang discarding ginagawa na para hindi muna, hayaan muna yun. Pero hindi namin pinapakita, parang gano'n. Pero sa akin naman, sa personal Facebook ko, kapag kunwari na nalulungkot na naman ako, kaya nag-iisip ako ng kung ano-ano, ang ginagawa ko, pinapalitan ko yung profile picture at saka cover photo. Yun pala yun. Alam mo bakit? Kasi yun yung kapag nalulungkot ka, balikan mo lang yung mga panahong masaya ka. Yeah! Ikaw, anong way mo? Pag nalulungkot ka, sabi mo, kinakanta mo yun. Oo, ano ko? Sagot mo! Inanakin ako. Sabi mo ha? Hindi mo okay. Oo, yun. Okay, next. So, yun na yun. Okay. Ayun, pag nalulungkot ako, wala akong ginawa, di kumanta kahit na minsan wala na sa tone yung boses ko. Kahit wala na sa mood. Kasi kinakanta ko pa rin, na-express ko yung feeling. Oh. So, ikaw naman, ikaw naman. Hindi lang halata, pero sa mga... Ano? Antayin mo yung tanong naman. Ikaw naman, ikaw. Okay. Marami akong mga napag-iisip ngayon, mga gusto sanang plano na hindi matupad, hindi magawa dahil nga pandemic ngayon. Sanay naman tayo, actually ako, na humarap sa computer ng matagal. Magplano, mag-isip, mag-ayos lang ng parang sa para sa customer service, sa mga clients, ganyan. Pero iba pa rin yung quarantine eh. Kasi before, meron kang option. Halimbawa, napagod ka ngayon. Pwede kang lumabas, pwede kang pumunta sa coffee shop dun kayo mag-work. O kaya ganun. Ngayon, wala kang masyadong option kundi dito lang talaga. And yun talaga, yung pinakamahirap kapag hindi mo malabas yung creativity mo o yung happy side mo, which is tayong sa side natin. Sa events natin yung nalalabas. Kaya parang sa akin, nakakalungkot to. Ngayon ko nararamdaman yung parang quarantine sadness. Ang nakaka-amaze din talaga is yung mga co-suppliers natin na nakausap natin recently na may kanya-kanyang kwento ng sadness, anxiety, or depression. Pero patuloy na lumalaban at patuloy na gumagawa ng paraan upang mabuhay, upang magkaroon ng pagkukunan, upang maging masaya din. Yung favorite line mo. Ano yun? Galing nun eh.
Ano ba yun? There's... Celebrate? To celebrate? What? Actually, yun talaga yung lagi ko sinasabi, mostly sa event. Kasi totoo naman talaga yun niya. Sa kabila ng hirap ng buhay, ay marami pa rin dahilan upang maging mapagpasalamat at magdiwang. Hindi ko sinasabi, huwag mo isipin na nalulungkot ka, huwag mo isipin na ganito. Kailangan mo magdiwang o mapagpasalamat pa rin. Hindi ganun all the time. Darating yung time talaga na malulungkot tayo. Pag dumating yung time na yun, syempre, sabi ko nga, pag napagod, pwede magpahinga, pero huwag titigil. Ang pinaka-thankful talaga yung team ay lahat ng mga sumusuporta sa mga simple pero sabi ay nakakatuwang video na aming pinupost. Kaya naman, upang ipakita din yung aming pagpapasalamat sa ating mga viewers or followers na patuloy na sumusuporta sa Host Jam team, ay magkakaroon po tayo ng shoutout! Wow! Nagkasabay-sabay kami doon. Kay Michelle Paris, yay! 30,000 subs! Continue what you are, Miss Jam. Always keep safe and always good health. Subscriber and follower niyo po ako. Solid Host Jam. Watching from Negros Occidental! Wow. See you soon! O diba nakakatuwa? Sila yung nagka-countdown. And we are now on our 50,000 subs! On our ulit. Way to 50,000! So yun na nga po, we're very very happy for this intimate wedding and we are looking forward for more events like this and sana nga talaga ay bumalik na po sa normal, sa dati. Pero hangga tayo ay sinusubok pa, tayo ay patuloy pa na lalaban at magiging matatag. Yes. So once more guys, it's end! Thank you very much! Ano ba kasi? May very much ba? So that's it and thank you very much! Hi! Thank you for watching. If you'd like this video, I'm sure you're gonna love this too. So click the like button, subscribe, and remember, one day our life will flash before us. So let us make sure that it is worth watching for.